So for today's video vlog nga mga sir, ay may binili po pala tayo dito sa Shopee na Mufac mid-rise handlebar. So ilalagay nga po pala natin ito sa Honda TMX 125 Alpha at pang Honda PCX 160 po pala ito mga sir. Pero i-convert natin ito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At binili ko nga po ito sa Shopee sa halagang 1,380 pesos. So kay J Moto Bolts ko po ito binili mga sir. So hindi po to sponsored ni J Moto Bolts, pero shoutout kay J Moto Bolts. At J Moto Bolts, baka naman. At kung gusto nyong bumili mga sir, meron po akong iwan na link dyan sa pin comment para kapag kinlik nyo po yan ay re-rekta na po kayo sa mismong shop dito sa Shopee. Pero bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, tanggalin muna natin yung mga handle grip, yung switch at yung sa may brake master natin. At shoutout nga pala sa bayo ko na si Dong Dong Hilario, siya nga po yung mekaniko natin dito, pati na rin kay Mark Hilario. So yan, tanggalin muna natin lahat yung mga nakakabit dito, pati na rin yung stock handlebar natin mga sir. At pinapangunahan ko na kayo mga sir, hindi ko po kayo inikayat na bumili nitong Mufac na handlebar natin. So ito, pang motor show kasi natin yung motor natin, pero pwede nyo naman palitan yung handlebar ninyo dahil pwede naman po ito pang long ride. So bababa lang po yung handlebar natin dito mga sir. So yung mid-rise or high-rise na lang po yung bilhin ninyo. Kapag ka low-rise po kasi, sobrang baba na po nun mga sir, talagang nakaduko na po kayo. So bagay na bagay din po yun kapag ka naka-lowered yung motor ninyo mga sir. So ito kasi ima-Malaysian concept natin yung motor natin. So in the future mga sir, meron na rin po tayong bibilhin na mags dito. So nire-ready ko lang yung mga ibang pyesa natin. At ito palang Mufac brand ay made in Thailand po ito mga sir. So na-receive ko po ito within 3 days. Pero nasa Philippines na po ito kay J Moto Bolts. At ito nga mga sir, tanggalin na rin po pala natin yung apat na tornillo dito sa may butterfly natin dito sa handlebar. After that mga sir, ay ilalagay na po natin yung Mufac mid-rise handlebar natin dito. So napakaganda po ng pagkaka-welding nito at talagang napakatibay po nito. So napakaangas din po nito mga sir. So yan, ilagay na rin po natin yung lock dito. So yung lock pala dyan mga sir dito sa may butterfly, hiwalay po yun na bibili ninyo. So nasa 1,000 plus din po yung dalawang piraso na yun mga sir. So yan, ilagay na rin natin yung bolts dito at bahala na po kayo magtansya kung paano po yung posisyon ng handlebar natin dito mga sir. So syempre, huwag muna natin higpitan masyado yan para na tatansya po natin yung posisyon ng handlebar natin dito mga sir. So syempre, kailangan din ng may alalay po kayo dyan na tagahawak para maayos po yung pagkakagawa natin dito mga sir. So yan, higpitan muna natin ng sakto lang dito yung mga bolts sa may butterfly mga sir. Katulad nga ng sinabi ko kanina mga sir, kayo na pong bahala magtansya kung papaano po yung posisyon ng handlebar ninyo. So yung sa akin, ganito na lang po yung gagawin ko para kahit papaano ay relax pa rin yung balikat ko at yung braso ko kapag ka nagmamalayo ang biyahe tayo mga sir. So kapag ka nakuha nyo na po yan mga sir, ay higpitan na po natin yung mga bolts dito na higpitan natin mga sir. Thank you.
mga sir, tinanggal po natin yung stopper dito sa may switch natin. So hindi ko na po kasi ipapabutas yung handlebar natin. So nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong ipabutas or ipabare na yung handlebar ninyo. So sa akin kasi ang gagawin na lang namin na diskarte dito ay maglalagay muna tayo ng pansamantala na electrical tape dito sa may handlebar natin para hindi po yan umiikot. So bahala na po kayo kung ano po yung gagawin ninyo dito mga sir. So ito, kagaya nga po ng sinabi ko, pansamantagal muna yung ilalagay natin na electrical tape dito. So oobserbahan ko muna kung ano pa yung mga dapat natin gawin dito mga sir. So kapag ka hindi po goods yung electrical tape ay in the future po mga sir ay bubutasan ko na lang din po yung handlebar natin dito. So nasa sa inyo na po yan, inuulit ko, nasa sa inyo na po kung bubutasan ninyo or gagayain nyo yung ginawa natin dito mga sir. Sayang naman po kasi kung bubutasan natin dito at baka maglagay din po kasi tayo ng Honeywell switch. So mahalata na po yung butas dito kapag binutasan na natin ito mga sir. So bali baka mag quick throttle din tayo in the future. So ito, pansamantagal muna yung gagawin natin dito mga sir. So ang mahalaga po kasi dito ay hindi po gumalaw yung switch natin. So kung gusto nyo naman pong ibalik yung stock ninyo na handlebar ay itago nyo lang po yung stopper na kinalag natin dito mga sir. Syempre higpitan na po natin yung mga bolts dito mga sir. So kung mapapansin po ninyo, may sobra pong electrical tape na nakabuka dito sa handlebar natin. So mamaya po babawasan po natin yan gamit yung cutter or kutsilyo. So yan, tansyahin nyo na lang po yung pagkakahigpit ninyo para hindi po mabasag or masira yung switch ninyo dito mga sir. So yan, kumuha lang po kayo ng cutter or kutsilyo. So dahan-dahan lang po kayo para hindi po magasgasan yung handlebar ninyo mga sir. So yan, bawasan lang natin yung sobra na electrical tape dito mga sir para malinis po siyang tignan. So yung ginawa po natin dito sa right side ay ganun din po yung gagawin natin dito sa left side mga sir. Pagkatapos na nga natin malagyan ng electrical tape dito sa my left handlebar at na-install na natin yung switch, higpitan na po natin yung bolts dito mga sir. So kung makikita po ninyo, nabawasan na rin natin yung sobrang electrical tape dito na nilagay natin. So higpitan nyo lang po yan at after po nito ay ikakabit na rin po natin yung Brembo brake master natin at pwede na po natin gamitin yung motor natin after po nito mga sir. At pagkatapos na nga po natin nakabit mga sir, meron po akong isang problema dito. So yung MDL switch natin, nilagay muna natin pansamantala dito sa may handlebar natin. So bibili na lang po ako nung MDL switch na pang left side mirror para malinis pong tignan at hindi rin po siya nakakalat at wala pong abubot na nakalagay dito sa may handlebar natin mga sir. At ganito naman na po yung magiging itsura niya kapag ka magdra-drive po kayo mga sir. Talagang napakaangas po niya at talagang bumaba po yung
handlebar natin dito mga sir. So sinubukan ko pong i-long ride yung motor natin dito at yung result niya ay napakaangas nga po at saktong-sakto lang din po at hindi po ako nangangalay kasi malit na tao lang po ako at malit lang naman po yung braso ko dito mga sir. At naka-lowered din po kasi yung motor natin dito mga sir. So yan na, hindi naman po gumagalaw yung mga switch natin dito. Tapos ganito na po yung magiging itsura niya mga sir. At napakaangas po talagang tignan. So dagdag pogi points na rin po ito mga sir. At ito po kasing motor natin, paalala ko lang mga sir, imo-motor show po natin ito in the future. So inuunti-unti ko lang po yung pyesa niya at in-update ko lang po kayo kung ano po yung mga bagay na pinaglalagay natin dito sa motor natin. So ganito po yung itsura niya kapag ka naka-side view mga sir. At ganito naman po yung itsura niya kapag ka malayuan. So ito po yung napakaangas na tindig niya. So ganito po yung itsura niya kapag ka nakasakay po kayo sa motor. Ayan, so napakaangas din po. Parang stock lang din yung handlebar natin na pinababa lang. So same size lang din po yung haba nito mga sir. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag-install ng Mufac handlebar na mid-rise. At wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. And our goal is not enough.